episode, mga besh. So, for today's video, yung location na ating pupuntahan ay... City! So, yun na nga, mga besh, dahil Valentine's, mga B, kailangan maglaan natin ng RC yan. So, special kasi sa amin yung Valentine's. Nagsiselebrate kami ng Valentine's dahil yun yung aming anniversary. Oh my God! Sa Baguio City tayo pupunta, mga besh, kaya naman, enjoy natin yung ating road trip. So, gamit lang ulit yung motorcycle or nakamotor lang ulit tayo, mga besh. Yun na nga, ang sarap talaga bumiyahin ng nakamotor kasi unang-una, guys, sobrang mahilukin ko kapag ka nakaponche or nakasakay ako sa mga sasakyan na naka-aircon or bus. So, yung kapag pag nakamotor kami, kasi fresh air, mga besh, kaya naman ang sarap magbiyahe at hindi talaga ako nahihilo at nai-enjoy ko yung ating inang kalikasan. Ganun. So, for today's video, ipakikita ko ulit sa inyo yung madadaanan nating mga gandang views or mga gandang spot ng ating inang kalikasan. Magandang ina! Balitang ina! So, yun na nga, hindi na tayo masyado nakakapag-upload ng video. Siguro, mga content na gagawin natin ay mag-road trip naman, mga besyo. Iba-iba yung ating gustong gawin sa buhay. So, dahil masipag ngayon yung aking mahal. Oh my God! Biyahe sa road trip. Naiinip na kasi siya dito sa bahay kasi yun, so paikot-ikot na lang kami sa sulok ng bahay. Kaya naman napakasarap talaga kapag dito ka mga bi at nai-enjoy mo yung kasi nawawala yung mga stress mo, nakakalimutan mo yung mga problema sa buhay. Dahil na araw yun, kailangan special yung ating gagawin. Kaya naman special din na location yung ating pupuntahan. So yun na nga, guys, sa mga gusto nyong lugar na ating puntahan, pwede kayong mag-comment at pwede nyong i-request yung gusto nyo kapag may time kami at try namin puntahan yung location na inyong napupusuan. On my channel, you can also support me by clicking this button, mga besh, to show your support and we will prioritize your request. Thank you! Yun nga, mga besh, ang hirap mag-English visit. So yan, i-click nyo yung join button or thanks button. Pwede nyo i-click yan, mga besh, and piliin nyo yung makakaya ng inyong bulsa or makakayang ibigay na galing sa inyong mga puso. I-click nyo lang po iyan. Ayan, yan, yan. Tapos, send. Nang sa ganun sipagay naman tayo, mga besh, mag-upload or mag-edit. Kasalanan nyo patuloy. Nagproblema pa kayo bigla, di ba? Para support, joke lang. Okay na sa akin, guys. Sapat na sa akin yung panoorin nyo yung aking video. Thank you so much. Sa may gusto lang naman, baka lang naman, ganun. Kaya naman, pwede nyo po kaming isupport sa pamamagitan ng mga yon. So, yun na nga. Para ang sarap mag-campaign. Pareho kami dalawa, gusto yung bagay na yun. So, kasi nakakatanggal siya ng stress, nakaka-refresh ng utak kapag ka bumalik ka na ulit sa bahay, nakakahugot ka ng maraming energy. Okay, tama na ang satsat, mga besh. Tara, let's go! Yung trip natin ngayon ay hindi lang siya road trip para sa Valentine's. Meron din kasi tayong business trip. Kupak, Panis Beach! So ayan, sa madaling salita, kasama din yung ating business sa ating road trip episode. So yun na, mga
mga besh, kung napapansin nyo, meron tayong dalawang video dito. Video na malikot at video hindi malikot. Kasi yung malikot sa akin yun. Tapos ito, kuha ito ng aking My Love. In fairness, ang galing nga. Kasi mas expert ko. Mas maganda pala yung kuha niya kaysa mga kuha ko. Kasi ano siya, hindi masyadong magalaw. Kasi yung sa akin, phone yung gamit ko habang kinukuhan ko yung mga magagandang spot. Kaya lang mga besh, ang gumagalaw siya, masyadong malikot, tapos nililipad ng hangin kasi masyadong malamig at mahangin nung time na yon. At syempre mahangin talaga yon kapag ka nakamotor ka nga, diba? Hugalpak lahat sa mukha mo at sa mga bagay-bagay dyan na dala-dala mo yung malakas na hangin. Kaya naman ang ganda ng kuha niya, yung camera niya ay nasa noo, ay nasa helmet. So ayan, dahil supportive yung ating My Love, bumili din siya ng camera para makunan yung mga biyahe na aming gagawin. Actually, siya yung nakaisip. Idea niya yung pag-record ng aming road trip. Start nung sa Bicol. Kasi dumating na sa point na tinatamad na ako mag-record o mag-video. Ano kasi ang hirap nun eh. Pero trinay ko lang siya. Pero ang ganda pala. Tsaka masaya kasi meron kang record. At magandang memories sa mga lugar na inyong napuntahan. So yun, may file ka dun sa mga ginawa nyo, road trip na ginawa nyo. At masarap balikan yun. Kasi syempre hindi madali yun para sa kanya. Dahil siya ang nagmamaneho. Kaya naman may achievement yung para sa kanya. Ng isang motorista. Motorista! Laking achievement siya mga besh. Kasi diba, hindi biro yung mag-motor ka na napakalayong lugar. Napakalayo. Tapos, ayun, motor lang yung gamit mo. O diba? Kaya, yun. Naisipan ko magandang idea nga yun. Kasi para meron kaming record or file dun sa mga napuntahan na lugar. At nang sa ganun, may content na rin tayo mga besh.
na mga besh, eh kinukumpara ko yung mga nadaanan namin papuntang Bicol sa papuntang Baguio. Ang karamihan ng daanan namin dito para hindi siya masyadong mag-green. Hindi siya berde ba? Hindi pa siya berde, be? Oh. So, kung mas madaling salita, mas maberde. Berde! Huh? Mas maberde yung pa-Bicol, mga B. Tapos talagang kitang-kita mo na ang mga magagandang puno. Actually, sobrang gaganda rin dito, tsaka sobrang lamig. Kaya lang, mas mabato siya. Parang madaming ma-brown, mabato, ganun. Yung daan sa mga gilid-gilid. Hindi yung katulad ng Pabiko, talagang green na green. Ito yung makikita mo sa paligid. So, dito, more on, mabato siya, B. Yung mga bato, meron siyang mga tumutubong mga kaunting green, ganun. Pero mas mag-green talaga yung Pabicol. Pero wag ka be. Sulit naman yung lamig dito. Grabe, bonggisyos. Pero pagdating naman, Diyos mio, sulit talaga kasi sobrang lamig sa Baguio, mga besh. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ay pinili at naghanda na ako ng makapal talagang jacket para hindi nagiginawin yung aking bituka, mga bi! Bitukang manok. Oh my gosh, nagkaroon ng bituka. Huh? So yun mga besh, bali pangalawang pagkakataon ko itong makarating dito sa lugar na to. Pero this time, sobrang lamig niya, mga besh. Grabe. 17 to 18 yung lamig. Yung 25 nga lang sa aircon, mga besh. Ay, naku, nangangatog na ako. Tapos makapal na comforter na yung gamit natin pag natutulog. Pero yung 18, grabe talaga yun. Sobrang ginaw, sobrang lamig. Giniginaw yung baga. Ooh. Pero masarap talaga siya. Ma-experience mo yung ganun kalamig. Kasi nung mga nakaraan na pumunta kami rito, summer kasi yun, pumunta kaming lahat kasama yung mga bata. Naalala ko, naka-electric fan pa kami nun matulog. Pero sobrang lamig din ng simoy ng hangin, electric fan ng mga time na yun. Pero this time, grabe, sobrang lamig niya talaga. Kahit nalak na namin yung mga pintuan, tsaka mga bintana, pero grabe, sobrang lamig pa rin. Tapos kamakalabas ng kalabas ng kwarto ng room namin. Kasi pag lumabas ka, sobrang hindi siya makastay sa labas eh. Kasi sobrang lamig. Nakapagkahapon na alas 5, start na yung sobrang lamig. Tapos pagka tatambay ka sa terrace, hindi mo kakayanin yung lamig. Kaya papasok ka kaagad. Ito naman yung kuha ko sa pamamagitan ng cellphone na napakalikot. Oh my gosh, Miss B. Dito natin ngayon makikita at naikumpara ko yung record ng kamerang nakasteady or nakadikit lang sa helmet. Tsaka yung kamerang hawak kong cellphone na napakalikot kasi nga kinahangin siya, mga B. Nagigigil ako sa'yo. Huwag ka ng ano. Okay na yan. Tanggapin mo na yan. Thank you.
Ako lang nakakita niyan. Sorry na. Sorry na nga mga besh, kung hindi nyo naitatanong, medyo may takot akong naramdaman itong bagyo natin kasi baka bigla tayo sumalpok dyan sa mga grid-grid na parang bangin siya na ang lalim. Tapos mabato siya sa mga side, baka biglang gumuho, diba? Ang lakas ng imagination ko, sorry na. Pero medyo nakakatakot lang, diba? Kaya kailangan mag-ingat lang talaga ng buong issues. Pero maingat naman si Mari sa pagmamaneho, kaya safe naman tayo naka-uwi mga bi at nakarating. At higit sa lahat, maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil ginabayan kami at ligtas kaming naka-uwi. So ano na, Bi? Nasa langit pa yung camera mo. Ano nangyari? Ano na? Yung langit naman yung nakuhanan ko, hindi na yung kalsada. So, ayan, mayroon tayong titigilan dito. Oh, wag ka maghubad, B. That's my Michael. So, ayan na nga, haggard ng inyong lingkod yan. At kung hindi nyo na itatanong lahat yata ng alibak kabox sa makalsara, ay napunta na sa face lock ko, mga besh! Okay, after natin kumain, ano pa nga ba ang gagawin natin? Kundi ang lumargada ulit, mga besh. So, ayan, naglalakad na ang aking May Michael. Punta na tayo sa motor at sumampa na syempre nang sa ganun makaalis na, B. Dahil busog na, masarap na ulit pumiyahe. We'll be right back.
pinagkakaiba mga besting niya naman yung kuha ko. Kasi napakalikot di eh. Ay, mahihilo ka talaga di yan. Bye, Yarn. Kaya mo yan, B. Likot pa more. Ano ba yan? Sinabi pa talaga, lugyot kami. Ano ba yan? Kasi syempre, bugbog sarado siya sa napakahabang biyahe. Tapos, hindi ka naman makapagpalit-palit ng position, ganun. So, buka kung buka, ganun. Wala nang katapusan yon. So, ilang oras yon, diba? So, ayan, nakatayo sa gilid si Shriek. So, ayan na mga besh. Malapit na tayo. Naaninag na natin siya. At dito na rin natin naramdaman yung bonggacious na lamig, mga bee. So, ayan na mga bayash, nandito na tayo at una sa listahan natin ang Baguio Cathedral Church. Yun muna ang ating pupuntahan, mga bayash. Una yan sa ating listahan. Grabe, sobrang lamig dito, B. Ayan na mga bayash, may-maya ko yan. So, ayan, besh, grabe, ang laki ng simbahan pala dito. Tsaka, ang ganda na malaki siya. Pagpasok mo sa loob, ang bongga, ang haba, napakalaki. So, ngayon lang din kasi ako nakakita ng ganitong kalaking simbahan pa. So, hindi ko pa naikot yung earth. Kaya naman, ito pa lang yung pinakamalaking simbahan na aking narating, mga besh. Tapos, ito pa lang Valentine's Day ay nagkataon din na Ash Wednesday. So, yun. Isa yung patunay ni Lord na dapat siya ang sentro ng ating pagmamahalan. Kaya naman huwag kakalimutan mga besh na muna dapat sa ating mga puso ang ating Panginoon. At dahil lahat tayo ay mauuwi rin sa ash or abo, kaya naman unahin natin sa Lord ang simbahan bago ang lahat sa ating road trip. Galing diba, natapat ng Ash Wednesday yung Valentine's Day. So yun. Maraming salamat Panginoon sa lahat-lahat. So bali ito yung ating... So yun na nga, medyo sablay lang siya kasi nakat yung ating file. Kulang-kulang tuloy. So yun na nga mga besh, dahil Valentine's Day, syempre hindi mawawala dyan ang flowers. Kaya naman yun ang ating pupuntahan, yung puno mismo. So yun na nga mga besh, ang sarap pala pumunta dito ng ganitong buwan kasi napakalamig at sarap namnamin natin yung lamig sa araw na ito. So yun na nga mga besh, share ko lang. Nung time na yun talagang in-enjoy namin yung pag-stay namin ng 3 days ng Baguio. At alam nyo ba, napakadami namin gustong gawin. Iisip namin. Tapos, wala pa kaming 1 hour sa room. Nag-aaya na siya na lumabas ulit. Kasi sayang daw yung oras. So yun na nga, gusto niya maglakad-lakad kami at maghanap kami ng maiinuman. Tapos yun, paglabas namin, ilang hakbang pa lang, hindi na kinaya ng aming mga tod, mga besh.
Hindi na pala kaya. Sobrang pagod na talaga. So ayun, balik ulit kami sa loob. Botanical Garden pala, sorry na. So yun ang best yung time na yun, siya yung taga-video sa akin. Kaya lang ang problema ay nawala ang ating mga file kasi naman kinapipaste niya sa transfer niya sa USB. Kinap niya pag-transfer. Ayun, hindi naman pala siya nakapi at nawala lang siya bigla. Sayang! Sablay ang ating video. So dahil bubuyog tayo, dapat nandito tayo sa Bulaklak, di ba? Oh, pak! Gaganda ng Bulaklak! Wee! Oh my gosh! Sobrang ganda na ngayon dito. So ayan, huwag natin kalimutan mag-TikTok, be! Kaharutan. Kaharutan sila. Ha? Ito ba nagpapatong sa bato nun eh? Kumuha na iba? Ay, kumuha na iba? Oo, naawa sa atin. Ah, oo, tayong dalawa. Napakaganda na ngayon dito, besh. Kaysa dati, noong unang punta namin dito, kasama yung mga bata ay ano lang, hindi pa gaan ganun kadami yung Bulaklak. Ngayon, napakarami na, tapos napakaganda na talaga niya. Sayang lang yung video natin na nawala, nasira. Hindi natin na ipakita lahat kung gaano siya kaganda. Okay, next location na pupuntahan natin mga besh ay umakyat tayo dito ng Mongisio sa hagdan. Napakahaba at napakataas. Pero bago tayo umakyat dyan para lumakas yung tuhod natin ay mag-TikTok muna tayo besh. First time ko mag-TikTok sa public besh. Malakas yung loob ko dahil si Manny naghahawak ng camera. So ayan ang lahat na tayo, besh. Picture muna tayo dahil mapawis-pawis na din. Habang inaakyat namin itong mga hagdan na ito, nag-iisip ko na kung sulit nga ba yung aming inakyat na ito. So ayan nga mga besh, pagdating sa taas, ito na nang lambot na yung mga tuhod namin. Pero in fairness, solid naman kasi napakagandang tanawin at ang presko, malawak din siya mga baby. Okay, TikTok ulit tayo, baby. Same music pa rin. Sa mga oras na yun, nabuang ako dito sa music na to. Kaya naman pinapractice ko siya kahit sa spot. Paawat na binang, gigigil na ako sa iyo ah.
Natuwa ako sa CR dyan, mga besh, kasi ang ganda niya tsaka ang linis. Tapos may mga bulaklak yung paligid. Parang may garden yung loob. Sa hindi ko na videohan, babe.
ako ni Lord, sabi niya, uy, Anna, ano ba, hindi mo ba mahal ang buhay mo? Bakit ka natutulog sa motor? Ganun. So, inuga ako ni Lord, ginising niya ako. Kaya naman ngayon, ini-enjoy ko na yung biyahe. Nung umuwi kami, hindi na talaga ako natutulog. Umakapit lang talaga tayo sa Cobra at Alaksan, ganun. So, yun lang talaga nakabuhay sa biyahe ko na yun. At nagigising talaga ako tuwing iinom ako ng Cobra. Hindi ko alam kung ano ang magic. Pero hindi ko na uubos naman yung isa. Minimake sure ko na sa isang biyahe na mahabang oras yung binabiyahe namin, nakakaisang Cobra lang ako, mga besh. Ganun. So, hindi ko yung tinatayong sa isang lagukan lang ng Cobra. So, nung nagbiyahe kami, nakaisang Cobra lang ako noon. Yung kalahati sa gitna, kalahati lang yung nainom ko, pero gising na gising ako. Hindi ko alam kung bakit, pero in fairness sa Cobra, ha, talagang hindi ako nakakatulog doon. That's it, besh, for today's video. Please like, share, comment, and subscribe. Bye!